ang susunod namang seafood na ating titikman, talagang challenging hulihin. Literal kasing matinik na hamon ang pangunguha ng tuyom o sea urchin. Pero di yan aatrasan ng Kapuso artist na si Shuvi Entrata. Araw-araw napapanood sa unang hirit si Shuvi bilang UH funliner. So kami na ang bahala sa pampamalengke ninyo. Handa ka na ba, Shuvi, na manguha ng sea urchin? Hello mga Kapuso, nandito nga po tayo ngayon sa Tinalakan sa Mariveles kasi nandito daw yung pinakamasarap na sea urchin sa buong mundo. Charis lang, sa buong Mariveles. Kaya naman, kukunin natin yan at tayo mismo ang mag-harvest para mamaya kakainin natin. Tara! Para ang lalim naman ang inaano. Hala, dagang tuyong! Dara, oh, dagang tuyong, dali. Dito ba tayo dito? Dili! Naras, dali, oh, tanawa. Dito yan, sa salok yan. Ha? Dito yan, sa pasanit. Hindi, ito, oh! Saan nyo yung kuha mo? Nakakuha ako dito ng mga tuyong mo. Tingnan mo, oh. Dahil inabot na ng dilim, extra challenge ang pangunguha ng tuyong. Sabi ko sa iyo eh! O sige, punta mo dito sa net. Pero never say never si Shuvi. Aba, marami-rami rin siyang nakuha. Amazing! Yay! Masakit matusok ng tinik ng tuyom, pero may paraan daw para ligtas na matanggal ang mga tinik gamit mismo ang lambat. Ilulubog lang sa tubig at aalugin ang lambat para magkiskisa ng mga tuyom sa loob nito at tuluyang matatanggal ang mga tinik nito. Pagkatapos linisin, aba, syempre, pwede na itong tikman, fresh from the shell. Tatanggalin niyo po yung tatanggalabaw. Oo, ay medyo kaya ko na po. Ah, kaya pala kailangan ng pangbuak sa amin. Kailangan po natin ng ano, tubig pang linis sa loob. Sasawsaw po natin siya dyan para luminis-linis. Ayun. Ayun siya, nakuha siya. Kaya pala matigas kanina. Matagal na ako bago nakakain nito. Sobrang ano na yun, parang 2 years old pa ako nun. Hindi. Kasi ang kailangan lang natin guys, yung mga yellow. So yung mga ganito, dumi, panggalin mo siya kasi bawal yan sa tiyan mo. Ay, meron pa kuya, buto ka. Oh! Tapos, masarap siya guys, lagyan nyo ng suka, tapos diretso kain na agad. Kukuhuitin mo lang siya, mga kapinasarap, ganun. Yun. Yan, pwede mo na yung kainin. Marag suka! Ate, ganang suka eh. Parang oyster ang lasa nito na malambot, sobrang lambot. Masarap kainin ng tuyom, fresh from the sea. Pero may mga masasarap at simpleng dish ng tuyom na ituturo sa atin ng mga taga Mariveles Bataan. Ilalagay sa isang bowl ang nalinis na tuyom. Titimplahan ng suka, calamansi juice, sibuyas, luya, sili, kaunting asin at bell pepper. Hahaluin lang ito at pagkatapos, ready na ang ating kilawing tuyom. Bago natin yan tikman, magluluto pa tayo ng iba pang mga tuyom dish. Pwedeng-pwede raw itong gawing all-day breakfast. Una na riyan ang simple but yummy na tuyom omelette. Babatihin muna ang itlog, titimplahan ito ng kaunting asin at paminta, lagyan ng sibuyas, kaunting harina, at syempre ang tuyom. Isa lang na ito sa kawali. Lutuin lang sa mahinang apoy hanggang sa ito ay maluto. Pagkatapos, ready na ang ating tuyom omelette. Ang best na kapartner ng omelette? Eh di ano pa kundi sinangag. Sinangag na may tuyom. Yum, yum, yum! Tara, tikman na natin. Ang sarap. Grabe yung anghang. Nandito yung anghang. Kailangan natin ng tubig. Si nanay may galit ata. Nilagay niya ata lahat ng sili. Pero ang sarap niya. Alam nyo, hindi ko alam na sobrang sarap ng tayong pagkikilawin siya. Nakakain ko lang siya ng raw before sa bantayan, kaya na-shock ako dito. Feel ko, titikman at titikman ko pa ulit to. Very raw, very authentic yung lasa niya. Ayun na nga, partner ng sinangag na tayo may syempre ang omelette. Kaya tikman na natin. 1, 2, 3, cheese!
pag may ketchup, mas masarap talaga yung itlog pag medyo malasado siya, guys. Kaya naman, sobrang the best nitong omelet na to. Tamang-tama yung pagkakaluto ni Aling Nemya. Saktong-sakto lang, pati yung silangag. Sobrang crispy, mararamdaman mo yung bawang, pati yung linamnam ng tayong, na hindi ko in-expect na pag naprito na pala siya, iba yung ano, parang alam yung lechon na pinrito mo. Ganun yung pakiramdam, sobrang sarap niya. Hindi ko nalalasan yung lang sa ever. Cheers! Mmm!